Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa drill. Ituturo ko ngayon ay basic lang mga basic kung paano gumamit ng hammer drill. Okay, let's go. Ituturo ko ngayon ng basic lang po para sa mga beginners kung paano gagamit ng drill. Ito po ang Makita DHP 480, 18 volt hammer drill, keyless chuck. Keyless kasi wala siyang key. Hindi mo kailangan ng key para maglagay at magtanggal ng bits. O paano ba natin tatanggalin yung bits? Ito po ay isang bit. Drill bit. Metal drill bits. Paano natin ilagay? Okay, soksok natin. And ikutin ng ano ba to? Clockwise. Ikutin ng clockwise. So, ikutin mo siya pag naramdaman mo siyang mayroon na may resistance. Pag naramdaman mo mayroon ng resistance, pihitin mo lang hanggang mag-stop. Yan. So, tama lang yung hanggang hand tight lang. Okay na. Hand tight, okay na. Okay, may pin na yan. Pwede natin gamitin pang drill ng bakal. Paano tanggalin? Hihitin natin ng clockwise. Counter. Counter clockwise. Hihitin ng counter clockwise. Next. Para saan yung mga numero dito? May number yan, 1, 3, 5, 7. Ito po yung numero ng torque settings. Torque power niya. Kung gaano kalakas. Ito, kadalasan ginagamit ito kapag nag-screw. Gumagamit tayo ng screw. Halimbawa, mag-screw tayo sa halimbawa mag-i-screw tayo sa bakal or sa wood. Nakadepende sa haba o laki ng screw natin. Sisip natin yung settings. Pwede mo ilagay sa 1. Kapag nasa 1, medyo malambot. Try natin. Okay, nakaano siya. Lipat natin sa sa screw settings. Okay, di ba napigilan ko kung natin ganun siya. Mas mahina yung input niya pag naka 1. Pwede mo namang itaas hanggang 5. Nalakas ng konti yung medyo mas malakas na siya. And kung gusto mo talagang ibabaw niya yung screw kahit kung gusto mong ibabaw niya yung screw kahit nakapasok na sa ano, sa kahoy, pwede mong isit sa 13 or mas mataas 11, 10, malakas na to eh. Ano, hindi ko na kayang pigilan, malakas na. So make sure kapag ginagamit mo to, nakasit ka sa screw settings. Kasi kapag nakalagay yan sa drilling, kahit naka 1 pa yan, kahit nasa 1, malakas pa rin siya. So, di pa rin tayong pigilan. So make sure pag mag-screw kayo, lagay natin sa screw settings. Okay. Oh, next. Itong tatlo. Ano, para saan yung tatlo? Okay. Ito, kita nyo parang hammer. Logo ng hammer yan. Logo ng hammer yan para sa pagdidrill sa simento. Hammer drilling. Pero yung bit mo, kailangan mong palitan ng
bit na pang simento. Ganito. Yan. And then, yung pinag-usapan natin kanina, si screw settings at drilling. Magdi-drill ka sa bakal, sa wood. Yan. Ito ang gamitin mo. Plastic, wood. Basta hindi ka magdi-drill sa simento. Okay, yan. Pag magdi-drill ka sa simento, lipat mo sa hammer. Hammer mode. Okay. Next. Ito yung trigger. Dito mo rin kukontrol yung speed niya. Kung gaano kabilis at gaano kabagal. Nakadepende sa pag-press. So, mabagal lang. Dahan-dahan, mahina yung mahinang pindot, mga bagal yung ikot. Pag pinirsa mo, bibilis. Ang RPM nito hanggang 3,000 per minute. 0 to 3,000. Oo. Nakadepende sa pagpindot mo sa trigger. Tip ko lang kapag nagpipindot kayo ng mga trigger, lalo na kung may brush. Ito kasi brushless ito, kaya wala kang makikitang nag-spark ito. Pero kapag ang gamit mo brush type, yan, pag binibig lamang ganyan, makikita mo dito, nag-spark ng malakas. So, dapat pag mag-press kayo ng trigger, sanayin yung dahan-dahan. Pati pag-release, dahan-dahan. Okay, next. Ito. Para saan yan? Nakasulat na 182. Ito naman yung selector ng gear. Meron tayong gear 1 at gear 2. Halimbawa sa sasakyan, parang sasakyan, mayroon gear 1, may gear 2 hanggang 4 ito. Pero dito, gear 1 at 2 lamang. So sa gear 1, mabagal, pero malakas. Gear 2, mabilis, pero mas mahina yung torque. Yan. Magagamit mo siya, depende kung saan mo ginagamit. Halimbawa, mag-i-screw ka ng mahaba. Mabang screw. So, need mo siyang ipunta sa high torque, pero low speed. May kanya-kanyang gamit yan, depende sa paggagamitan mo, depende sa trabaho. Nag-drill ka ng bakal, hindi mo makontrol. Yung trigger, pwede mo ipunta sa gear 1. Pero mabagal lang. Pag gear 2 yan, mabilis. Pansin mo. Ilaw. Para saan itong ilaw niya? Para makita mo yung area ng drill mo. Pag nasa madilim, okay. Para makita mo pa rin kung saan ka mag-drill. Importante ang ilaw. Okay, ito naman po ay reverse. Forward and reverse. Yan. This point, pag nandito, naka-press dito, naka-forward. And then press mo dito sa kabila, it's reverse. Okay, let's check. O yan, naka-forward siya, forward. And then reverse. Saan mo siya magagamit? Forward kapag mag-screw ka. Reverse, pagtanggalin mo yung screw. Forward, magdi-drill ka. Reverse, tanggalin mo yung drill. Gitna, lagay mo sa gitna para hindi mapindot yung trigger. Para saan yan? Para pag in-store mo yung para kapag in-store mo itong item, hindi ma-accidenting mapindot ito. Lalo na kung masikip yung toolbox, may time na napipindot ito.
Nangyari na yan sa iba kaya nalulubat, nadidiesel yung ano, yung battery dahil hindi yan nakalock. Sinintali na pindot ito. Naubos yung laman. Then, ang masakit yan pag hindi na magcha-charge yung battery. Kaya importante na lagay nyo sa gitna kapag i-impact nyo yung tools. Paano maglagay at magtanggal ng battery? Pindutin nyo po ito. Halos karamihan ng lahat ng battery, kadalasan lahat ng battery ganyan. Yung sistema. Pindot. Pag pinasok mo, hindi mo kailang pindutin. Pagtanggalin mo. Para matanggal yung lock. Ito yung lock niya. Yan. Yan naglalock. Para matanggal. Okay. Diyan mo i-check yung laman ng battery. Yan. Pindutin mo lang yan para malaman mo kung full charge, half charge, or low bat na. Okay. Next, kapag nalubat yung battery, mag-i-stop yan. Nagdi-drill ka, nag-i-stop. Check mo na yan pag nag-i-stop. Pag nag-stop yan, daw chinik mo, 1 bar na lang, huwag mo nang ipilit. Pag pinilit mo yan, mangyayari, masisira yung battery mo. Punta naman tayo sa mga bits. Ito, pang bakal. Bits na pang bakal. Ito naman, pang wood. For wood. Yan. Nakikita mo may matulis sa dulo. Importante yan. Importante kasi yan para masit mo talaga siya sa bubutasan mo. Gagawin mo dyan, tusok mo muna. Lago mo drill para masigurado mong nakasintro. Next, itong pang semento. Itong pang simento naman, makikita mo yung dulo niya. Yan, yung dulo. Meron siyang diamond. Medyo mas malaki siya. Mas malaki yung ulo niya para makapasok. Next. Yan, screw bits. Screw bits. Yan, magagamit natin pang screw. Okay guys, hanggang dito muna tayo, tapos susunod na lang ulit tayo. Gagawa ng mga basic na tutorial para sa mga baguhan. Thank you.